Ay nako, isang lupalop ng mundo naman kaya yung babaeng yun. Hoy girl! Sinasabi ko na nga ba, dito lang kita makikita. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba yung tita mo? Yun, alalang-alala sa nanay mo, hindi na naman daw makita. Ala, hayaan mo siya, lalabas din yun. Din na, hindi na nasanay. Ay, grabe ka naman sa nanay mo. Baka nakakalimutan mo, nanay mo yun ha. Dugot laman mo yun, dun ka nang galing. Ba't ka naman ganyan? Ano bang gagawin ko dun? Pagod na nga ako kakaaga-alaga sa kanya eh. Ano ka ba? Kahit pa sabihin mapagod ka, eh, sa kanya ka nang galing. Tsaka utang mo yung buhay mo sa kanya. Kung ako sa'yo tumayo ka na dyan, hagilapin mo yung nanay mo. Alam mo, isa kaya nakapagsabi ka ng ganyan. Kasi hindi ikaw yung naghihirap. Hindi mo alam yung nararamdaman ko, hindi mo alam yung paghihirap na ginagawa ko sa nanay ko. Isipin mo, siya yung nanay ako mag-aalaga dahil napakaisip bata niya. Dahil sa sakit niyang yun. Pagod na nga ako eh. Kung hindi pa siya kunin ni Lord, ayaw pang kunin ni Lord. Kung kukunin, ako pa papahirapan. Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, siya ang nag-alaga at nag-aruga sa'yo. Nung mga panahon hindi mo kayang maglakad, siya yung karamay mo. Hanggang sa hinatid ka sa school, hanggang sa tinuruan ka ng magbasa, magsulat. Tapos ganyan lang yung sasabihin mo sa nanay mo. Nung ka ba naman, naririnig mo ba yung sinasabi mo, Jean? Alam mo, Isa, di ba dapat sa gantong edad ko, nagpapakasarap na ako, nagpapagala-gala na ako, tatravel ako kung saan-saan, pa-shopping-shopping na lang ako. Hindi eh! Hindi! Dahil kailangan ko pa mag-alaga ng nanay kung isip bata, baliw na yata yun. Ano ka ba, Jean? Kung gusto mong mag-travel or mag-out of the country, dapat nga iniisip mo yung nanay mo eh. Dapat kayo ang magkasama. Hello? Nasa 50 plus na si tita, tapos kanyang ka mag-isip. Hindi pa man lang naawa. Ba't ako maaawa dun? Tanda na siya, kaya niya lang ang sarili niya. That's the fuck! Matanda na nga siya, diba? So dapat, kayong dalawa nag-enjoy kayo kasi hindi mo nga alam kung hanggang kailan mo na lang siya makakasama eh. Yung iba nga, pagkapanganak pa lang, wala na. Swerte ka pa nga, kasi ikaw, sa ganyang edad, nakakasama mo pa yung nanay mo. Alam mo, Isa, umalis ka na lang. Pumunta ako dito para maglibang. Hindi ko kailangan ng mga pa-eme-eme mo dyan. Hindi ko kailangan ng advice mo. Tara na kasi, huwag na matigas ang ulo mo. Hanapin na natin yung nanay mo. Eh, manayim ka dyan. May natawag pa. Hello? Jean, nasaan ka na ba? Takas ka ng takas. Yung nanay mo na-aksidente na. Wala ka man ng kaalam-alam. Dila namin sa ospital, pero hindi na umabot. Dead on arrival. Jean, anong nangyari? Ba't kumiya? Si Mama daw. Nabangga. Ano? Nasaan ngayon? Saan din nalang ospital? Dinala daw sa ospital eh. Hindi ko... Kahit naman ganun yung ugali ko eh. Pagod lang naman ako kaya nasabi ko yun. Hindi na daw umawot sa ospital ng si Mama. Pero diba, kaya naman talaga yung gusto mo. Kaya ako lang naman hinihiling na kunin na siya ni Lord. Kasi pagod na ako makita si Mama na nahihirapan. Kadaalis siya. Pupunta siya sa labas. Makikita siya ng mga bata. Paglalaruan siya. Bibiru-biruin siya. Na ano, baliw-baliw. Natawa mag-isa, baliw. Sa tingin mo, bilang isang anak, hindi ako nasasaktan doon? Sa tingin mo, matutuwa ako na makita yung nanay ko na ginagano ng ibang tao? Kaya sana, sa nangyari, hindi na sana maulit to. Mananalangin ka ng ganun na hindi mo naman pala kayang panindigan. So ano? Tara na? Tara, puntahan natin si Mama.